Personal na binisita ni Senador Bongo ang Bato at Biracatan Duanes kasama ilang miyembro ng gabinete upang personal na matingnan ang kalagayan ng mga residente na lubang naapektuhan ng Bagyong Rolly. Ayon kay Senador Bongo, nakausap niya ng ilang opisyal ng gabinete para sa pagpapabilis ng serbisyo na lubos na kinakailangan ng mga tao. Kabilang na dito ang pagbalik ng supply ng kuryente, short and long-term solution sa pagpapagawa ng mga bahay para sa mga residente, kasama na rin ang evaluation para sa mga partially and totally damaged na siyang makakatanggap ng tulong pinansyal. Suggest ako na mabigyan sila kahit na 1%. Malaking tulong na po yun para po magamit kaagad nila sa kanilang rehabilitation at sa pantulong po sa tao. Aside from that, ang Office of the President may binigay rin po na 10 million doon sa probinsya. At dito rin po sa munisipyo ng Verac, magbibigay rin po ng separate po na 3 million po ang Office of the President. Iba rin po yung dala ng national government agencies. Ako naman po ang aking opisina, may dala rin po ang food packs, face mask, face shield, mga bitamina, mga bisikleta po at saka mga tablets para sa mga bata at pagkain. At tulong-tulong lang po at sinama rin namin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para po mapabilis yung restore normalcy po dito sa inyong makabalik sa normal ang ating pamumuhay. Yun pang ika nga gusto ni Pangulong Duterte, restore normalcy sa bawat lugar na tatamaan po ng bagyo. Bagamat hindi ganun kabilis ito, no? Katulad rin po ng Yolanda, dapat yung coordination po ng lahat ng national government agencies tulad ng ginawa natin ngayon. Hangad naman ang senador ang patuloy na pananampalataya sa Panginoon sa gitna ng pandemya at sakuna. Narito naman ang kanyang naging mensahe. Sumunod muna kayo sa mga health protocols, social distancing, face mask po, face shield. At kung hindi po kailangan, huwag munang lumabas ng pamamahay. And I'm urging the local government units, magkaisa po kayong lahat dito para po tugunan itong problemang ito, lalong-lalo na po sa mga evacuation center natin na nagkakadikit-dikit po ang ating mga kababayan dahil mga evacuees nga po sila. Dapat po malinis yung sanitation, kaya nandito rin po Secretary of Health para po tumulong sa mga evacuation centers natin, health facilities natin, na mauna po ang kalusugan po ng bawat Pilipino, lalong-lalo na po na nasa pandemya pa tayo. Dagdag naman sa kasiyahan ng mga tao ang pagbisita din ng action star na si Philip Salvador, kung saan sinabi nito na alam niya ang pakiramdam ng ating mga kababayan sa Catanduanes. Ito! Sino yung babae? Babae! Samantala, pinangunahan naman ng DOLE ang kanilang proyektong tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Manginginabang dito ang nasa 52 beneficiaries para sa kanilang clean-up drive. Makakatanggap naman agad ito ng 2,500 para sa initial payment at pag natapos nila ang kanilang trabaho, saka nito makukuha ang remaining 2,500. Plano naman ni Senador Bongo na maiparating pa kay Presidente Rodrigo Duterte ang ilan sa mga kinakailangan pa ng probinsya. Para sa BHTV News, Kevin Alba.